Hello everyone, ito po ang Basic TV at today po pag-uusapan natin kung paano po ba mag-edit ng video using your mobile cellphone. Karaniwan po sa mga YouTuber or mga tao na meron pong Facebook page na nag-edit ng video, usual po na ginagamit nila sa pag-edit is meron po silang software at ang ginagamit po nila ang kanilang laptop. Pero today po, ang ituturo ko po sa inyo is ano po ba yung napakaganda or user-friendly na app na pwede po ninyong gamitin sa pag-edit ng video. Recently po, na-discover ko po itong app po na ang name po ay MyMovie. Ito po ay napakadali po na app na sa pag-edit ng video. Ang una nyo lang pong gagawin para po makuha yung MyMovie na app is that pumunta po kayo sa Play Store po ninyo para po ma-download nyo po ito. Click nyo lang po yung Play Store and i-type nyo lang po yung MyMovie. Ito po yung image po ng MyMovie. Ito po ang video editor for YouTube and video maker MyMovie. And since naka-install na po ito sa cellphone ko, so i-open ko na lang po ito siya. So after nyo po siya ma-download yung application, i-click nyo po ito. After po ninyo maklik yung icon, and second po na gagawin ninyo is click nyo po yung video, and ito po ay pupunta sa gallery ninyo para makapagpili po kayo kung ano po yung video na dapat nyo pong or gusto nyo pong i-edit. Sa akin po, yung gagamitin ko po na video, yun pong existing video ko na na-record ko po ito. So after nyo po ma-click yung gusto ninyong video, next nyo po yung gagawin is click nyo po itong arrow. And second po, ang susunod po ninyong gagawin is that tatanggalin nyo po yung watermark. Ano po ba yung watermark? Ang watermark po, ito po yung certain identity po or nakatatak po sa isang video. Kagaya nito, meron siyang watermark. Para po matanggal po ninyo ang watermark, kailangan po naka-on po yung data ninyo or yung pong wifi po ninyo para po ma-remove nyo talaga yung watermark. So after nyo ma-remove yung watermark, meron po po siyang advertisement, i-X na lang po ninyo. After po niyan, first thing po na dapat ninyong gawin kapag nag-edit kayo ng video is lagyan nyo po ng text or yung identity po yung video ninyo. Since ang name po ng YouTube page ko po is Basic TV, tatype ko po yung Basic TV. And kagandahan po ng apps na ito is very user-friendly po siya. After po ninyo makasulat ng pangalan po ninyo, pwede din po kayong mag-choose kung ano po ba yung magandang font po na pwede nyong gamitin. Ito po, meron po siyang font na ganito. And nasa sa inyo na lang po kung ano po yung font na gusto ninyong gamitin. Sa akin po, ito po yung gusto kong gamitin. After that po, i-click nyo po yung check. And need nyo lang po itong i-drag throughout the video po. And make sure po na na-drag nyo po ito from the beginning up to the end po. Next to that, pwede nyo po ding i-change ang color po ng text po ninyo. At pwede nyo po ding palakihin yung font size and dito, i-change ko po yung color ninyo ito something red. And at the same time, pwede nyo po din itong lagyan ng additional po na color. After that, kapag nakapili na po kayo ng color, pwede din po ninyo siyang lagyan ng animation. Meron pong animation na ganito na mag-change ng color. At the same time, ang gusto ko is ito. And after nyo po yung ma-edit or ma-customize po yung or gusto po, napili na po ninyo yung gusto, click nyo lang po yung check. Ito pong apps na ito, napaka user-friendly po niya. And pwede din po kayo mag-edit ng video, pwede ninyong i-cut. For example, this video, yung sa intro niya, gusto ko siyang i-cut.
i-click nyo lang po yung edit at saka split. After nyo po na-click yung split and yung desired po ninyo na haba ng video is pwede na po or gusto na po ninyo, yun pong part na nakat ninyo, i-click nyo lang po at the same time i-click nyo po yung delete. And at the same time pwede po kayo maglagay ng mga sticker. Ito po yung kagandahan ng app na ito kasi free po siya at the same time napakarami niyang pwede ninyong ilagay. Ang gusto ko po talagang ilagay dito is yung something na icon po na maganda po tingnan. O yung mga moving icon po. Or images. Kagaya po nito, pwede po ninyong ilagay. After nyo po malagay, make sure po na i-spread out nyo to the whole video po. At click check po. After po niyan, pwede din po ninyo siyang lagyan ng music. Ang music po na nandito po, meron po siyang mga effect. Meron din siyang, pwede po kayo kumuha din ng mga music online. If meron din po kayong mga local videos, or I mean, music, pwede din po. Pero sa akin, ang ilalagay ko po isang effect. Sa effect po na ganito, napakarami po kayong pagpipilian. Kaya nitong applause. Pwede po ninyo yung ilagay. Click nyo lang po at nalagay na po yung applause. And next to that po, pwede din po kayong maglagay ng napakaraming sticker. Napakarami po ditong pagpipilian ng mga sticker po. Gusto nyong i-customize ito, napakadali lang po. And after po niya siya, after po ninyo ma-edit na po yung video, pwede ninyo po siyang i-export po. Click nyo po yung sa advertisement. And hihintayin nyo na lang po siya na ma-totally export po sa yung video po na gusto po ninyo. Kapag masyadong mahaba yung video ninyo, it will take time po din na ma-export po yung video ninyo. Pero ang kagandahan lang po nito is that napakadali lang po siyang pag-aralan. And para po maging successful po yung export po ninyo ng video, make sure po na hindi po kayo aalis doon sa ito po. Hindi po kayo aalis hanggang po sa mag 100% po siya. So, yun lang po, no? Kapag ma-100% na po siya, yun na po yung katapusan po ng video. And, ito na po yung output po na video. Nag 100% na po siya. Para po i-check niyo yung video, punta po kayo sa gallery ninyo. And, check niyo po. Ito na po yung video. Napakadali lang po, kaya next time po, kapag gusto nyong mag-edit ng video na using your mobile cell phone, ang gamitin nyo lang po is ito pong napaka-user-friendly na application which is MyMovie po. So, hanggang sa huli, ito po ang Basic TV and don't forget to hit the subscribe button at para po ma-notify din po kayo, click po the notification bell po. Maraming salamat.